Kalix! Okay, malapit nang maluto. Oy, mag-ready na kayo. Oh, kuya, yung susi ng motor, ha? Yan! Gagala na naman kayo. Diyos ko, Paskong Pasko. Ansha, ikaw ha? Pwede ba? Sigilan mo na yung kaka-selfie mo dyan sa Christmas tree. Kung ikaw ba naman eh, tumutulong dito sa Noche Buena para naman matuto kang magluto. Ano ka ba? Tara, kain na. Hindi ko ba sumasagot yung susi ng motor? Hindi nga pwede. Sinabi ko sa'yo na ihahatid ko si Ate Mayot mo tsaka si Galik sa kanila pagkatapos ng Noche Buena. Eh, saka pa pupunta? Gala lang naman yan eh. Pakin mo ba? Naangkin mo yung motor, ikala mo sa'yo lang eh. Palibasa kasi, kaya nauubos yung padala ni nanay dahil sarili lang niya at yung pamilya niya nakikinabang. Ano sabi mo? Magbasas-basas siya! Huwag! Eto na yun, naangkin yung motor eh. Sino sabi na akin ko, ha? Kung alam niyo lang kung gano'n kahinam sa akin pag nakikita ko kayo nagkakaganyan. Alis na ako. Wala pa akong masakya mamaya. Bahala kayo dito. Kaya sasama na lang din ako sa'yo sa iba na lang ako magkain. Sige, umalis kayo. Bastos kayo. Lungkot at pangungulila ang pangunahing kalaban ng mga OFW sa ibang bansa. Lalo na tuwing sumasapit ang Kapaskuhan at malayo sila sa kanilang mga pamilya. Pero kahit anong pagsubok pa ang dumating, hindi pwedeng manghina, sumuko at umayaw para sa mga pangarap at para sa pamilya. Haharapin nila ang lahat ng buong tatag at puno ng pag-asa. Tulad ng ating kwento ngayong hapon, isang OFW na ang sumugal ng kapalaran sa ibang bansa. Okay, okay. 1, 2, 3. Ay, Diyos ko! Bigat, bigat. Okay, careful, careful, careful. 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 Alright. One. Okay, okay, okay. Slowly. Bilisan natin to ha, para makauwi tayo kaagad. Samahan mo ako. Punta tayo sa Boots. Bibili ako ng makeup at punda ko. Hindi ako pwede, Carti. Nag-double shift ako. Double shift ka na naman? Ikali talaga, di ba? Pinag-iipunan ko na makauwi ako sa Pasko. Konting gitik lang. Ma'am, she. April pa lang. Pasko na kagad iniisip mo? Advance mag-isip? Buti nga, ikaw taon-taon, no, nakaka-uwi. Eh ako, pambihira lang, hindi nga ako makapasko doon sa atin. Pakiramdam ko. Lumalaki na yung mga anak ko na hindi ko na sila kilala. Ay, hindi umuwi ka? Mura lang naman ang pamasahe. Ha? Mura? Oh, mayaman ka. Mayaman ka, Cardi. Ako, tinan mo nga, oh, tatlong anak ang binubuhay ko. Sweldo ko, 800 pounds. O magkano yun sa peso? 50,000? Kulang pa? Ay, naku, iisipin mo nga, oh. Nagbabahid ako ng utang. O paano pa? So, kailangan ko talaga mag-double ang trabaho para makauwi ako ng Pinas. Kaling-kaling. Sige, tama na nga. Ay. Baka mamaya magkaiyakan pa tayo dito. Wrinkles. Oh my God! Ma'am, she? Okay lang. Okay lang yun. Ano ka ba? Para na rin din ako nag-shower ng pants. Eh, dito tagampan natin. Very bad eh. Matandang to natutulog pero ha? Naninigil. Okay. Kaya pa na, kaya pa na.
Okay. Mayet? Andiyan si Mama Nay. Parehas muna kayo yung bami ni Jeffrey, ha? Oh, sige, sige. O nga pala, susundo mo ba ako mamaya? Sige, titingnan ko. Oh, nung oras ka na naman uuwi mamaya. Lagaan mo si Calix, ha? Susunduin ko yung ate Mayet mo. Hindi pwede ka gabihin ako mamaya. Okay lang. Nagko-commit na lang ako. Uy! Siyempre, ano to? May pasangan dyan, ha? Tamangan lang ako. Ano, wala. Kamaya ko ano pinapasok mo, huwag mo akong gagawin tanga. Ano yan? Kuya! Ano pa naman itong baon ko? 200 pesos? Kulang to eh! Ange, yan na lang natitira. Wala pa yung pinapadala ni nanay. May project pa to sa school si Jeffrey. Sus, project-projectan lang yan. Kuya Jeffrey, pwede ba? Tumigil ka nakakahingi ng pera kay nanay. Inuubos mo yung padala niya eh. Ako ba? Eh, at least ako anak. Kaysa naman sa iba pa nauubos yung padala ni nanay. Sandali nga. Ako ba yung pinaliringgan mo, ha? Para sabihin ko sa'yo, ha? Ako, nagtatrabaho ako. May sarili akong pera. Eh, ba't nauubos yung mga padala niya? Aba, yan ang itanong niyo sa mga sarili niyo. Tama na! Nakakahiya naman sa inyo, no? Oh, yan. Baon mo. Sabihin mo lang sa akin, makakulang pa, ha? Yes. Tapo mo sa pagkain, no? Cora? Yes? Have you seen Carly? She went home already. Oh. Why? I was gonna ask her to come in tomorrow. We're short one staff member. But it's her rest day tomorrow. Yeah, I know, but I really need one more staff member. I'll do it. Are you sure? It's your rest day tomorrow, too. Yes, I'll do it. No problem. Cora, I'm really worried about you. You haven't taken a rest day in weeks. I said no problem. I can do it. Are you sure? Yes. Thank you. You're the best. Thank you. Kulit talaga. Mayet! Calix, let's go! Mayet, Mayet, ano ba? Ano ba? Parang sira naman to eh. Sira? Ako pa yung parang sira. Halika na. Mayet, ano ba pagkukulang ko sa inyo ni Calix, ha? Pagkukulang, ha? Sa mga kapatid mo palang, kulang na yung oras mo. At saka Julius naman, hindi ko naman sikmura yung sinasabi ng mga kapatid mo sa akin. Kung baka pagsalita sila, akala mo, pinapala mo nila ako dito. Pasensyahan mo na. Kakausapin ko, please. Huwag ka na umalis, Calix. Sige na, Calix! Sige na, Calix! Ang tapal na ito! Ano? Calix, iskandalo ako. Oh, Angie, Tita Norma naman. Di ba sinabi ko sa inyo sa messenger, magbabayad nga ako pag nagpadala na ng pera si nanay. Kala pa! Isang pa mo na sinasabi sa akin yan, ha? Kukuha ko ka lang ng bag? Pinisos siya lala ka! Wala ka naman pang pera! Uy, oh my God! Hindi problema! Ito kasi babaeng to, ha? Kumuha kasi ng designer bag sa akin. Wala naman palang pang bayad! Oh my God! Meron ako pang bayad, no? Hindi lang makapag-antay tong babaeng to. Panibasa kasi mukha akong pera! Ako pa? Uy. Mukhang pera? Oo, oh, mukhang pera! Tama na! Ayan, Mayet! Halika na, Calix! Mayet! Ay! Ay! Ay, Jeffrey! Tumulong ka dito! Jeffrey! Mayet! Pahuli mo na! Umulis ka na! Pahuli mo na! Mayok ka! Lamig. Ay, nako. Iba ka talaga, Mamshi. Kaya pala, More double ship, bibili ka ng mamahaling bag. Ay, hindi akin to. Para sa bunso kong anak. Magdidibo na kasi si Ange. Diyos ko, hindi naman pala sa'yo. Sa anak mo na naman pala.
Alam mo, mamimihiyasa talaga yung mga yan. Ay, naku, hayaan mo na. Alam mo naman na hindi ako makakauwi sa mismong birthday niya. Kasi naman, di ba, uuwi ako. Uuwi ka ng Pasko. Juliet ba ang name mo? Hindi ba, Cora? Pa-Juliet-Juliet ka? Ay, naku, Mamshi. Kung uuwi ka, umuwi ka. Pero huwag mo naman tipirin yung sarili mo. Tingnan mo yung coat mo. Oh, anong masama sa coat ko? Oh, anong masama? Gusto nang magretiro niyang coat mo. Since day one, suot mo na yan. Grabe ka. Bumili ka na ng bago. Nakayaan mo na. Ay, naku. Uy, sandali, sandali. Itawag ako, sandali, sandali. Sino naman? Oh. Anak? Oh, Julie, sa patawag ka. Madaling araw na dyan, diba? Eh, hindi pa kasi umuwi yung dalawa. Nay, anong gagawin ko kay Ange? Anak, kausapin mo na lang yung inutangan niya. Magpapadala ako, pero ibigay mo kaagad, ha? At saka, anak, kausapin mo yung kapatid mo. Kapag may gusto siyang gamit, sa akin na lang niya ipabili. Ako nang bahala dun. Sige, Nay. Eh, umuwi na ba yung mag-ina mo? Hindi pa, Nay. Pero huwag mo na alalanin yun. Ako na bahala dun. Teka, Nay. May kumakatok pa kasi Jeff na to. Tawag ka ulit kita. Ay. Nabaan na ako ng telepono. Galing! Umuwi ka pa. Maga na. Bakit? Bawal na ba umuwi ngayon? Bahay mo na lang ba to? Pamayabang ka na. Dumating yung card mo sa school, lahat ng grades mo baksak! Paano ka makakagraduate niyan, ha? Di ka ba naiyaki, Nanay? Ikaw nga, graduate eh. Ano may nangyari ba? Sobra ka na! Huwag mawakan, ha? Huwag mawakan! Hoy! Isa ka pa. Saan ka na naman nagaling, ha? Sino yan? Nagpakbay-akbay pa sa'yo, ha? Nag-hangout lang kami ng mga kaibigan ko, kuya. Dito sila matutulog dahil hindi na makapag-drive si Bricks. Medyo lasing na siya. Dito matutulog? Di pwede yan. Magagalit yung magaling na ating kuya, oh. Wow! Ako pa ngayon yung masama, ha? Kayong dalawin pasaway dito, eh! My gosh! I can't deal with this right now! Alam mo, sa iba na lang kami tatambay. Alis na kami dito. Tara na, guys! Tama ako, Hoy! Tol! Sa kayo. Ayoko, bad trip na rin ako sa bahay na to, eh. Nay, magbe-birthday ho kasi si Calix. Eh, medyo short po kasi ako ngayon. Baka pwede ho dagdagan ho yung padala ninyo. Ay, anak. Sabihan mo na lang na dyan na lang sa atin maghanda. Pabalikan mo na rin din sila dyan. Nakausap ko pala si Maya nung isang araw. Mukhang okay naman siya. Suyuin mo na lang, anak, ha? Sige, Nay. Nay. Yung sa project ko, huwag nga kakalimutan, ha? Project ka dyan. Pumapasok ka pa ba? Uy, pauso to. Pumapasok ako, ha? Basta ako, Nay, ha? Malapit na po yung debut ko. Mga nasa 100 na po yung nasa guest list ko. Tapos nakapag-canvas na rin po ako ng mga hotel. Gusto ko mas maganda yung party ko kaysa dun sa classmate ko. Tsaka dapat tatlo yung gown ko. Tsaka na, importante na nandun ka rin dapat, ha? O sige, anak. Gagawin natin lahat yan pag uwi ko. Kaya lang, anak, nagpaalam kasi ako na sa Pasko ako uuwi. Eh, baka hindi ako makauwi sa debut mo. Wala namang bago dun. Basta kailangan mas lalong ang grande na wala ka dun, Nay, ha? Cora? Cora? Yes? Ah, o sige na, anak, ha. Mauna na ako, ha. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Do me a favor. Please help me sign in with this chair, please. Okay. Hey. Mm-hmm.
God. Cora! Our doctor told me that you need some tests done. You're over-fatigued. You haven't taken a day off in months. I can't take a rest. I need to work for my family. I can manage. You can't do that. Tigas ng ulo mo, Mams, ha? Double shift pa? But I have a shift tomorrow. Kasasabi lang, diba? You don't need to worry about that. What you need to do right now is focus on getting some rest. Okay? Get some rest. Bakit pa kasi nahimatay pa ako, eh? Sayang naman yung kikitain ko, eh. Nanghihinayang ka talaga sa kikitain mo. Pero sa kalusugan mo, hindi ka nanghihinayang. Mamshi, health is wealth. Hindi. Wealth is wealth. Alam mo namang uuwi ako ng Pilipinas. Mababawasan na naman ang ipon ko. Okay, guys. So, today is the start of the planning of my debut. Oh, guys. Saan hotel tayo? Babe, nakausap ko na rin pala si Mami. And sabi niya, pumayag na daw yung designer na pagagawa na gawin mo. Oh my gosh, really? Yeah. Oh, thank you so much. I super love his design. Pero babe, sabi niya rin kasi sa akin na siguro yung gawin na gusto mo, eh, abutin ka ng 100,000. Kung okay lang sa'yo. 100. Okay lang, sinabi ko naman yun kay Mommy. Siya na bahala doon. I'm so excited. Teka, hotel? 100,000 para sa gawin. Ano, sasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Si Nanay hindi makauwi-uwi, nagkakasakit na, tapos ikaw magiging granding debut? Walang debut. Simpleng birthday party lang. Teka, bakit ikaw yung nagde-decide? Ikaw ba magde-debut? Tsaka hindi naman pera mo yung gagamitin, ha? Oo, naintindihan ko, hindi ko pera. Hindi mo ba naintindihan na wala na siyang pera, ha? For your information, matagal nang inipon ni Mamay para sa debut ko. Dahil alam niyang once in a lifetime lang yon. Palibasa kasi na uubos yung pera kakahutot mo para sa asawa mo! Ange! Ange! Siyempre, kambay na yung dahil yung mamaya pa. Basic priest. Parang hinihingil kayo sa kakalaro, no? Wala ko. Basic. Dahil daw, matatay. Sisiw. Ano ba yan? Diyan naman yan. Tinungot mo ka to. Kaharang na naman itong mga asungot na to, eh. Ano pa nagsasabi mga asungot? Ba, totoo naman. Ba, tumutulong ka agad, ha? Ano? Ano? Ha? Ha? Hoy! 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 Jeffrey, nagkulang ba ako sa paalala sa'yo, ha? Di ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na yung frat-frat na yan? Di mo ginawa mo? Yung mga huling padala ni Nanay, naubos na! Dahil sa pagpapiyasa sa'yo! Hindi naman ako kasali dito. Huwag niyo na ako idamo. Umupo ka. Problema ng isa, problema ng lahat. Ano pa problema nyo, ha? Di ba kayo naaawa kay Nanay? Hirap na nagtatrabaho yun sa ibang bansa. Nagsasakripisyo para sa atin. Kasi sa totoo lang, awa-awa na ako kay Nanay. Yung pangarap lang niya na makita tayo ngayong Pasko, hindi niya magawa dahil sa inyo. Dahil sobrang pasaway ninyo. Pero alam niyo, wala akong karapatang magalit sa inyo dahil wala akong magagawa. Nakapagtapos ako, pero nakabuntis ako agad. Pero bago mamatay si tatay, nangako ko kay nanay na natutulungan ko siya. Kahit yung pamilya ko, napapabayaan ko na.
Alam niyo ba, hirap na hirap na ako. Para sa inyo, wala lang yun. Ganun na ba talaga wala akong kwenta? Kahit titigan mo pa yan ng matagal, hindi yan dadami. Uy, joke lang. Binibiro lang kita eh. Bukas na yung flight ko sa Pinas, may papadala ka ba? Wala akong may papadala. Buti ka pa, makakauwi. Samantalang ako, nakaipon nga, pero ito naman, sabay-sabay naman ang dagok ng buhay ng mga anak ko. Back to zero na naman ang pag-ipon ko. So, paano pa ako makakauwi? Alam mo, kahit na hindi ka makauwi ngayon, siguro, maiintindihan naman yun ng mga anak mo. Hindi ka naman naglustay ng pere. Inilaan mo naman yun para sa kanila. May ibang Pasko pa naman. Jeffrey, kumain ka na. Kuya. Ano to? Kumusta ka sa exam? Graduating na ako, kuya. Ulit. Galing. Totoo kasi nanay. Sorry. Wala yun. Kuya, may bisita ka. Bridget. Buti bumalik kayo. Eh, nagsorry na naman yun si Ange tsaka si Jeff. Kaya okay na kami. Salamat sa inyo. Wala yung kuya. Mukhang si nanay na lang yung kulang dito. Si nanay, pero siya makakapunta dito dahil nakulang yung ipon niya para sa tiket na sa Pilipinas. Ko talagang napasaya niyo ako ngayon. Masaya kami, masaya kami. Salamat, Mia. Yeah, Jeff. Hindi na. Ready ka na sa last time, Jeff. One more. Cora. Tawag ka. Ha? Oo. Sige na, ako na ba? Sige. 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 Ka na. Hindi ako nakauwi. Nasa duty pa ako. Tatawag na lang ako mamaya, ha? Tatawag ako sa'yo, ha? Nay, sandali lang. Meron kaming special Christmas gift. Ay, wait lang.
Ito na! Tada! Surprise, Nay! Uwi ka na, Nay! Nay, check mo email mo! Kayo. Tiket! Anak, saan yung nakuha? Yan sa Rizal kayo nakabili ng tiket. Siyempre, Nay, oh, nakakuha kami ng racket ni Kuya, oh. Tsaka inipon po namin siya, Nay. Hinatid po namin siya sa dugo ko. Huwag kang mag-aalala. Kami naman. Kaya, uwi ka na. Uwi na po kayo. Miss na po namin kayo, yes, Nay! Yes, Nay! Love you! Maraming sinasakripisyo ang isang OFW sa desisyong iwan muna ang kanilang pamilya. Pero sa hirap man o saya, ang pagmamahal at suporta ng pamilya ang tangi nilang sandigan at paghuhugutan ng lakas para sa katuparang pangarap ng mas mabuting buhay para sa lahat. Kaya hindi man nating makakapiling ang mga mahal nating OFW sa masayang panahong ito, lagi natin silang alalahanin at ipadama natin sa kanila ang puso ng Pasko. Masayang masaya ako dahil nakasama ko kayo ngayong Pasko. Merry Christmas, mga anak. Merry Christmas! Hi! Merry Christmas! Merry Christmas! Ako, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko, mga kapuso! Maraming salamat sa panonood, mga kapuso! Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na sa official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button.